Hello. Good morning sa lahat po ng ating mga katambayan dyan at sa lahat po ng ating followers, sa ating mga future criminologists out there. So, nandito tayo ngayon sa ating word of the day. At ito ay word of the day number 171 na tayo sa ating Facebook page, Channel Crime Tambayan. At syempre, yung pag-uusapan natin, itong dalawang under ng forms of repetition. Meron tayo dito yung tinatawag na reiteration or habituality, tsaka yung tinatawag nating quasi-recidivism. Ano nga ba yung pinagkaiba ng reiteration at tsaka yung quasi-recidivism? Okay? At ito po ay mga forms of repetition. Pag sinabi po nating forms of repetition, from the word itself, repeat, ibig sabihin, ito po ay nakagawa na ng krimen noon at umulit pa. Okay? Kaya ito yung pag-uusapan natin sapagkat itong dalawa na to, yung reiteration tsaka yung quasi-recidivism, ay may similarity po sila. At ito po yung mga dapat nating tandaan o ito po yung mga grounds na dapat nating tandaan kung ano nga ba yung pinagkaiba nila. Unahin natin reiteration. Pag sinabi nating reiteration or habituality, ito ay makita natin under Article 14 or Article 14, Paragraph 10 of Revised Penal Code. So, pag sinabi nating Article 14, alam naman natin, aggravating circumstances yan. So, ibig sabihin, it will make the penalty of the crime committed heavier. O ibig sabihin, pag sinabing aggravating circumstances, ito ay maaring makapagpapataas ng nasabing penalty sa nagawang krimen. Diyan po natin makikita yung tinatawag nating reiteration or habituality. Nasa Article 14, Paragraph 10 of Revised Penal Code po siya. Ano nga ba yung mga grounds na dapat nating tandaan para masabing reiteration? Unang-una, tandaan po natin na ang isang tao, after niyang makulong or after niyang mag-serve ng sentensya sa kanyang previous crime na nakomit, bumalik siya, nakalaya siya, at bumalik sa community, nakagawa ulit siya ng krimen, which is dapat yung bagong krimen na kanyang ginawa does not embrace in the same title of revised penal code. Dapat tandaan natin dito, yung kanyang bagong ginawang krimen ay hindi embrace in the same title of revised penal code. Sapagkat kung nag-embrace with the same title of revised penal code, hindi po siya reiteration. Magiging recidivism po iyon. Like for example, nung nagkataon na nakulong ako ng krimeng homicide, nung nakalaya ako, bumalik sa community, nakakomit ako ng bagong krimen, which is murder. So yung homicide tsaka yung murder, embrace in the same title of revised penal code yon. So ibig sabihin, recidivism yon, hindi yun reiteration. Ito po ang reiteration. Ito yung magiging example po natin sa reiteration. Kung nagkataon na commit ako ng krimeng homicide, okay? Tapos nakapag-serve na ako ng sentensya sa krimeng homicide, pagbalik ko sa community, nakagawa ako ng krimeng theft. So now, ang homicide tsaka theft, hindi po sila embrace in the same title of revised penal code. Sapagkat yung homicide po, crime against person, at saka yung theft naman po is crime against property. So pasok po tayo dyan sa reiteration. At pangalawa, bakit nasabing pasok? Sapagkat sinabi po kasi sa reiteration or habituality na kung saan ang nasabing penalty daw ng nabagong krimen na ginawa mo, it's either equal, heavier, or lighter penalty. Okay? So now, pasok po tayo dyan sapagkat ang homicide po, that is reclusion temporal. Under Article 27 of Revised Penal Code, ang duration po ng homicide, ang duration of penalty niya, that is 12 years, 1 day to 20 years. At yung theft naman, ordinary theft lang, ay for example, nagnakaw ka lang 20,000. That is about presyon mayor. Pag sinabing presyon mayor, that is only 6 years, 1 day to 12 years. So mas mababa po siya. Pasok tayo sa sinabi sa reiteration kanina na dapat yung bagong nag-commit na krimen or dapat yung nakomit or previous na nakomit na krimen heavier, lighter, or equal penalty. Okay? So yun po ang ating reiteration. O ulitin ko, dapat yung kanyang bagong nagawang krimen does not embrace in the same title of revised penal code. Okay? Punta naman tayo sa quasi-recidivism. Pag sinabi natin quasi-recidivism, ang tandaan natin dito ganito lang po. Ito ay makita natin under Article 160 of revised penal code. Now, dito sa quasi-recidivism, nakakomit ka din ng bagong krimen. Pero, hindi ka pa po nakalaya, hindi mo pa natapos yung iyong serbisyo sa naunang krimen. Ibig sabihin, sinabi sa quasi-recidivism, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao na-convict siya, nagkaroon ng final judgment sa kanyang ginawang krimen, at before beginning to serve, or while serving sentence the same, nakakomit ulit siya ng bagong krimen. Yan po ang tinatawag na quasi-recidivism. Like for example, pagpalagay natin, nakomit ako ng krimeng homicide at meron akong final judgment.
before beginning to serve the crime homicide or while serving the crime of homicide, na-commit ako ng bago or bagong krimen ulit. That is considered quasi-recidivism. So, ang pinagkaiba lang nila dito ng quasi-recidivism tsaka reiteration, yung reiteration kasi, okay, na-commit ng krimen, nakalaya, na-commit ng bagong krimen, does not embrace in the same title of revised penal code. Ang quasi-recidivism naman, nakakommit siya ng bagong krimen, pero yung pag-commit niya, while serving sentence or before beginning to serve sentence pa siya. So, ibig sabihin, hindi pa niya natapos, hindi pa siya nakalaya. Unlike sa reiteration, na natapos niya, na nakalaya na siya. Okay, at sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, gusto niyo ng mga criminology terms, please like and follow na lang po sa ating Facebook page para marami tayong matulungan. Pakishare na natin mga videos and pakibisita na lang ating YouTube channel. Same name lang po sa Nulcrim Tambayan. At pwede nyo i-download yun para kung wala kayong load, pwede nyo ding marinig. And thank you so much. God bless you all. And syempre, ito pa yung lingkod, yung katambay, Mr. Word of the Day, Emmanuel the Master Schumann, Bilabis, Bilaestro, Bilacarlos, CBRC National Lecturer, and the Registered Criminologist. God bless you all. Have a nice day ahead.